Good morning po sa inyo lahat. Narito po ang ating update sa Bagyong Queenie. Bago kay Bagyong Queenie, itong si Bagyong Paeng po ay patuloy na pong lumalayo sa ating bansa at inaasama pong ito itutungo sa may southern China. At yung si Bagyong Queenie ay nanatili sa bandang dagat Pasipiko at papalapit po sa ating kalupaan. At kaninang alas 4 ng madaling araw, huling lumataan ang sentro ng Bagyong Queenie ay nasa 490 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Napanatili ang lakas ng hangin ng Bagyong Queenie nasa 65 kilometers per hour, samantalang ang pagbugso ng hangin ni Queenie ay nasa 80 kilometers per hour. Kumikilis ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa mga kababayan po natin, may inaasahan pa rin tayong mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa extension area o tinatawag nating trough ng bagyo ni Paeng, na kung saan makakaranas ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa Bataan, Zambales, ganoon din sa Occidental Mindoro, Palawan at sa Western Visayas. At dahil sa malakas pa rin hangin dahil dulot ng bagyong Paeng, ay meron pa rin tayong gale warning. Ibig sabihin nito, may inaasahan pa rin tayong matataas na alon. So, ang mga baybaying dagat sa Luzon ay makakaranas ng napakataas na alon. Ang mga lugar po na sila ng gale warning ay sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro Provinces, Northern Palawan, kasamang Kalamian, Cuyo at Kalayaan Islands. So, pag may gale warning po tayo, automatic pong bawal pong pumalaot dahil sa matataas ng alon. Kusan ang taas ng alon po, aabot ng 5 metro. At sa forecast track ni Bagyong Queenie, inyong makikita na lalapit po sa bandang east of ng Mindanao. At pagdating ng Huwebes, inaasahan po natin na magiging low pressure area ang si Bagyong Queenie. Pero kahit maging low pressure area, dapat maging handa pa rin tayo dahil magdadala pa rin ito ng pag-ulan sa Eastern Visayas at sa Eastern Mindanao. So ano po inaasahan po natin? May mga pag-ulan tayong maranasan dulot ng Bagyong Queenie. Mamayang gabi hanggang bukas, may inaasahan tayo ng moderate to heavy rains sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, at sa Dinagat Islands. Light to moderate with at times heavy rain sa Eastern Visayas, Davao Oriental, at yung nalabing bahagi ng Caraga. Pagdating ng Huwebes, minasan pa rin tayo ng malakas na pag-ulan. Light to moderate with at times heavy rains sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Eastern at Central Visayas, at sa Bicol Region. So sa mga nabanggit na lugar, paalala po sa ating mga kababayan na patuloy pa rin tayong mag-ingat, manatili sa ligtas ng lugar dahil itong minaasang malalakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Kahit na itong si Bagyong Queenie sa darating na Huwebes ay magiging low pressure area, di po natin sinasantabi na magtataas tayo ng tropical cyclone wind signals sa bansa habang palapit ito sa east ng Visayas o sa Mindanao. At pinakamataas pong signal, wind signal ay number 1 sa bansa kung sakaling ito ay lalapit o patuloy na lalapit sa bansa itong si Queenie. Dahil si Bagyong Queenie, yung eastern seaboard ng Mindanao ay magiging moderate to rough seas kung saan ang taas ng alon ay mula 1.5 hanggang 3 meters. So sa mga nagbabalak pumalaot sa nabanggit na lugar, kardagong pag-iingat dahil sa mataas ng alon. At yan po ang ating update sa Bagyong Queenie. Mula sa Pag-asa at mag-ingat po tayo. Maraming po salamat.